The Department of Social Welfare and Development, or DSWD, will strictly implement the no walk-in policy for the schedule of educational cash assistance payout this Saturday. Those requesting cash aid should have pre-registered via the online system. DSWD does, however, consider those geographically disadvantaged areas where students do not have access to the internet. DSWD field offices are tasked to develop a plan to register students in remote areas, according to Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao. They can develop or devise strategies on how we can register itong pong mga individual na wala pong smartphones, wala pong internet connection sa kanilang lugar. Due to the constraints, DSWD may not implement the plan on Saturday. The department said it could take up to 2 weeks to register qualified students without internet access. The educational cash assistance budget has now been increased to 1.5 billion pesos and it is anticipated to benefit between 375,000 and 400,000 indigenous students. Meanwhile, DSWD defends Secretary Erwin Tulfo's earlier claim that school teachers shouldn't be trusted with the cash distribution because they could favor other students. The statement, according to ASEC Romel Lopez, was taken out of context. The secretary was na taken out of context po dun sa kanyang pahayag na yon. Ang nais lang naman pong sabihin ng ating mabuting kalihim Secretary Erwin Tulfo na ayaw na niya nakalad ka rin po sa karagdagang trabaho at karagdagang workload yung atin po mga guro. Kaya po niya nasabi na gusto niya nang ilayo sana sila, huwag nang isama dito sa payout po para sa ating mga estudyante. Pero it doesn't mean naman po na may paratang siyang binibigay para sa ating mga kababayan na teacher about sa favoritism. However, the Alliance of Concerned Teachers claims that it is not a simple mistake. Hindi simpleng nagkamali yan, no? Hindi simpleng iniwas kami, no? Mas tingnan nila ano ba yung trabaho ng guro, no? Na dapat ay nagtuturo, dapat ay hindi dapat sa ganyan, hindi gamitin, no? At dapat nga, mas tulungan nga kami ng DSWD sa mga kabataan namin, no? Na kung saan ay nangihingi na ayuda ngayon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God.